Magandang umaga mga bata. Halina't pakinggan ng isang kwento na may pamagat na Ang Batang Matapat. Isang araw, nagbigay ng isang takdang aralin si Binibining Cruz sa kanyang klase upang magsaliksik tungkol sa mga bayaning Pilipino. Pagkatapos ng klase, ay dali-daling nagpunta si Juan sa Silid, Aklato upang maghanap ng mga babasahin tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Samantalang si Pedro ay naglaro muna sa palarupan. At ipinagawa na lang niya ang kanyang takdang aralin sa kanyang kapatid na nagtatrabaho sa isang internet cafe. Kinabukasan ay agad na ipinasa ng mga mag-aaral ang kani-kanilang takdang aralin na agad din namang binigyang puntos ni Binibining Cruz sa kadahilan ng mas maayos, makulay at maganda ang ipinasang proyekto ni Pedro. Siya ay nakatanggap ng pinakamataas na puntos sa kanilang klase. Tuwang-tuwang ipinagyabang ni Pedro sa mga kaklase ang nakuhang marka. Malungkot man ay mahinahon namang tinanggap ni Juan ang hantol ng kanilang guro. Dahil alam niyang pinaghirapan niyang tapusin ang kanyang proyekto sa sariling pagsisikap. Nang sumunod na araw ay nagkaroon ng talakayan sa klase tungkol sa proyektong ipinagawa ng guro na madali ng mga sagot ni Juan. Dahil siya mismo ang gumawa ng kanyang proyekto sa pamamagitan ng pagbasa ng mga aklat sa silid aklatan. Samantalang si Pedro ay yukong-yuko upang hindi tawagin ang guro para sagutin ang mga tanong tungkol sa mga bayani. Ngunit anumang pagtatago niya ay tinawag din siya ng kanyang guro upang ibahagi sa klase ang kanyang gawain. Napayuko si Pedro at inamin sa kanyang guro na hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang gawain dahil ipinagawa lamang niya ito sa kanyang kapatid. Humingi ng tawad si Pedro sa guro at kanyang mga kaklase. Magmula noon ay napagtanto niya na lubhang napakahalaga ang maging matapat at dapat niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Naintindihan mo ba ang kwentong iyong napakinggan? Magkaroon ng maikling talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang kwentong iyong napakinggan? Pangalawa, ano ang ginawa ni Juan pagkabigay ni Binibining Cruz ng kanilang takdang aralin? Pangatlo, sino ang mas tama ang ginawa at bakit? Pang-apat, ano ang mas mahalaga? Magandang resulta pero hindi mo gawa o hindi masyadong maganda ang resulta pero sarili mo ang gumawa? Pang-lima, paano mo mapapaganda ang sariling gawa? Bakit kailangan na maganda at magaling ang gawa natin? Salamat sa panonood. Naway natutunan mo na mahalaga ang pagiging tapat sa anumang gawain. Please like, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para laging updated.